Hi guys! Welcome back to this channel and this is Alan. Nandito ngayon sa Gaijin World Channel para matuto kung paano gumawa ng account sa Mercari. So gumawa na kami ng video before about sa Mercari kung paano magpadala ng item papunta dun sa customer. So ngayon naman, prequel ito. So gagawa tayo ng Mercari account para makapagbenta kayo or makabili din kayo ng item galing sa ibang mga customer dito sa Japan. Yung mga nagbebenta ng mga items or yung mga gustong magbenta ng items, ito yung paraan para para magawa ninyo yun. Okay, so simulan na natin. Ano ba yung tinatawag na Mercari? Ang Mercari ay isang kilalang buy and sell na flea app market dito sa Japan. So, nung 2013 pa to nag-start at ngayon, sobrang sikat na siya dahil maraming gumagamit ng app na to at mas madaling magbenta kasi hindi mo na kailangang mag-talk. Kailangan mo lang ipakita sa app yung picture ng ibebenta mo and then kung sino yung gustong bumili, nandun yung presyo, makikita nila. Eh, ayun na, magkakaroon na kayo ng mabilisan transaction dun. So, wala nang kailangang usapan pa. Pwede kayo mag-usap through chat pero mas madaling sales talk na yung mangyayari. Ang ano lang dito, ang syempre, ang mahirap lang dito, kung Pilipino tayo at hindi tayo ganun kagaling sa Nihongo, eh kasi halos lahat ng mga nagbebenta sa Mercari ay mga Japanese. Pero marami kang makukuha ang mga magagandang items na talagang masyasya ka sa presyo dahil sobrang mura na, sobrang affordable, pero napakaganda pa ng quality. Kagaya nito, abangan ninyo ang unboxing ng, kabibili lang namin ito sa Mercari. Ayan. So, alam nyo kung ano ba to? Gimbal. So, bumili kami ng gimbal sa Mercari worth 4,000 yen. So, parang mga 2,000 pesos lang. O, diba? Sobrang mura, diba? So, abangan ninyo yung unboxing nito. Galing to sa Mercari. So, simulan natin kung paano ba gumawa ng account. So, ang unang-unan yung gagawin ay i-access ang website ng Mercari.com. So, nandito kayo ngayon sa create account page ng Mercari. Huwag kayong masyado ma-overwhelm sa mga Japanese na words na nakikita nyo. Kaya nga nandito kami para turuan kayo, ituro sa inyo kung paano mag-register. So, i-click nyo lang yung button na makikita nyo sa likod ko. Yung red button na yan. Ito. So, meron kang 4 ways para mag-register ng account. Una, by mail address. Pangalawa, pwede kayo mag-register using your Google account. Pwede rin kayo mag-register using your Facebook account. Or, yung pang-apat is yung Apple account ninyo. Pwede nyo siyang i-link dyan sa Mercari. Okay, syempre, mas madaling mag-register kung gagamitin natin yung sarili nating Google account or Facebook account dahil automatically magkakaroon ka na ng Mercari account once na nilink mo yung dalawang yan sa account mo. So, either Gmail or Facebook, automatic na yan, magkakaroon ka ng Mercari. Okay, sisimulan mo na natin mag-create ng Mercari account using yung Gmail. Okay? So, once na kinlik nyo yung Gmail button, lalabas na yung mga Gmail accounts na meron ka. And yun, piliin mo kung ano yung Gmail mo. So, once na nag-load na yung page, after ninyong maklik yung Gmail button sa umpisa, maglo-load na tong page na to, which is yung registration page ng Mercari. So, unang-una ninyong gagawin dyan is papangalanan ninyo yung Mercari account ninyo. Okay? So, nickname, lalagyan nyo ng nickname nyo. So, sa akin, Gaijin World Jin. And then, syempre, yung email address na gagamitin ninyo, which is yan. Syempre ako, yan ang gagamitin yung email address. And then, susunod yung full name ng account ninyo. Susunod ay yung nakakatakana. Okay, sa mga gumagamit ng mobile version ng Mercari, ang kailangan nyong gawin, yung keyboard ninyo, palitan nyo siya ng full width katakana. Kasi pag nag-enter kayo ng name ninyo, kailangan nakakatakana siya. And ayun. So, simulan na natin. Mag-a-add tayo ng name. So, for example, ito yung name na ilalagay natin. Yan. Azeto Jin. Tapos, yung katakana netong pangalan mo. Kasi ina-assume ni Mercari na Japanese ka. So, since mga Pilipino tayo, gagawa tayo na sarili nating katakana name. So, susunod na detail is yung birthday. So, mag-a-add tayo ng birthday dyan. Syempre, ang susunod naman ay i-enter nyo yung phone number ninyo. Ito yung kailangan nyo yung malaman. One account ng Mercari is equivalent to one cellphone. So, kapag na-register nyo na yung cellphone ninyo sa isang device, tapos mag-a-add ka na naman ng panibagong Mercari account sa panibagong device, gagamit ka ng another phone number. So, once na completed na yung details dun sa information at na-enter nyo na lahat ng kailangan malaman ni Mercari, ay i-click nyo ngayon tong
boto na to, SMS, para makareceive kayo ng verification code dun sa phone number ninyo. I-verify nyo yun para maging activated na yung Mercari account. Okay, so once na verified na yung account ninyo, mapupunta ka na sa page na to. So, yung ginamit nating mga details kanina, ano lang yun, example lang yun. So, ito ngayon, nag-login talaga ako sa account ko sa Mercari. So, makikita ninyo yung mga details na nandito, yung mga available products na pwede nyong bilhin, and syempre yung ano, mga setup, yung profile ninyo nandito. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa pag-setup ng Mercari account. Nakatulong to sa inyong video na ito. At least, don't forget to like this video, i-share ninyo para makatulong tayo sa iba, at mag-leave kayo ng comment kung may tanong kayo kung paano mag-setup ng account. Please comment down below. Don't forget to subscribe to this channel. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming videos. And we will see you on our next video. Thank you and bye!